What's up, clickers? This is Rainier Flores, founder of Online Ninja Clickers. And today, ay may update tayo. Pero ang maganda nito, ang update natin ay mula sa ating vice presidente. At syempre, mula sa ating presidente. Ang maganda nito ay may iiwasan na ang haka-haka at mga maling balita. So, wala na tayo papatagalin pa. Let's go! Okay, guys. Good morning. Good morning. Update lang. Sa lahat ng mga wala pang payouts, nakikiusap po muna kami. Kasi ang pera natin ay i-release pa lang sa mga sa company bank account this coming Thursday, most likely Thursday or Friday, pero ayaw naming magbigay ng specific na date, baka may mga challenges pa or may mga delays sa part ng bangko. Pero 100% our lawyers okay na, na-approve na tayo kay Coins yung request natin. First, wala po tayong naging problem with Coins. Wala tayong cases na AMLA or what. The problem was, hindi talaga kinaya yung services. Hindi kinaya ng services ni Coins yung ating transactions. So, they decided na tanggalin muna tayo or i-out muna tayo sa kanilang one of their client. So, ngayon, ang gagawin po namin, hindi rin po ganun kabilis na maibigay sa inyo yung mga payouts nyo, considering na medyo marami na po talaga tayo. So by leaders po muna tayo, bibigay namin, nagbibigay po sila ngayon ng listahan sa amin. So lahat po ng nasa listahan, rest assured, makukuha nyo po yan. At take note, may pera po si company pang payout. Okay? So lahat ng nasa listahan, ibibigay namin sa mga leaders yan. Sila na po muna ang bahalang magbato sa inyo, pansamantala, habang inaayos natin yung sarili nating payment gateway. So, i-utilize natin ang services ni Paynamics after nito na ma-release lahat ng payouts nyo. Back to normal, we will be having our own automated system na rin. Lalong-lalo na dun sa mga ang payout ay Bitcoin or Coin Wallet. So, we also have the same services na ilo-launch natin very, very soon. So, for now, pagdating naman sa technical side ng YouClick natin, most likely questions nyo dyan, bakit sobrang bagal, hindi nakakapasok. So, ito po talaga yung stories behind. Si VP na po mag-explain. About YouClick. Hello guys, good morning. Regarding sa technical side, crucial is yung andami natin kasi talagang mga in-upgrade. Ang dami nating mga ginawang mga additional features ng system. Pero grabe rin talaga yung bulk ng growth natin. So, hindi natin totally kaya i-accommodate ng sabay-sabay yung mga ganon. And plus, alam nyo naman kung anong mga ginagawa nyo during the YouClick hours. So, not all of us is nagki-click lang as in clicking. So, yung iba, nagkakaroon ng mga auto-click. So, malaking factor, guys, na nagkakaroon tayo ng difficulties and challenges doon sa pagkakaroon natin ng mga ganitong programs o yung mga ganitong clicking, auto-click programs. So, we accept the challenge, pero nakikiusap kami na lahat ng mga nagiging concerns natin, nagkakaroon tayo ng error, mahirapan tayo nag-login, hindi tayo nakakatapos ng clicks or ma-accomplish yung mga set of clicks. Pinaka-reason lang talaga is yung exponential growth ng mga YouClick o mga clickers. So, ngayon, we are more on upgrading, on I can say an exaggeration upgradation para sa accommodate natin ang lahat ng mga nag-clicks. Kaya guys, first we just want to say thank you sa pagtangkilik sa programa ni YouClick, and at the same time mihi kami ng konting pangunawa doon sa mga na-raise na challenge na meron tayo sa program ni YouClick. So, yun lang po yung version 2. Sa version 2 po, hindi natin agad siya lay down or mai-launch agad. It's because yung
meron tayong kinakailangan na mag proper transition from version 1 to version 2, it's because meron tayong mga meron pa tayong mga existing na accounts na talagang kiniklik. So kailangan ma-settle natin yun. Pero ang pinaka main reason bakit dinidelay natin ng konti si version 2, it's because yung mismong nag-a-arise na concern natin sa mga servers and sa pag-accommodate natin mismo ng mga clickers. Once na maayos natin yun, naging smooth ito for about 1 week or sabihin na natin mga 3 to 5 days, i-disclose na natin, i-press yung mismong pag-launch natin ng version 2. And mas magiging ano, enable pa yung comfortability and easy access ni mga clickers natin regarding sa version 2. So, ayun po. Ito ba, Mike? So, yun guys, nakita nyo naman, we're very transparent kung ano talaga yung nangyayari sa company. Again, the main challenge lang naman is, yun nga, bumigay talaga yung main source natin of sending the payouts. But for now, again, may tamang time kung saan namin ilo-launch itong version 2. Yes. Tamang time kung kailan namin ilo-launch yung U-Dial, kasi as we all know, yung monetization behind, hindi siya ganun kadali. So, maraming alam naman ng ilan kung ano talaga, how it works, paano talaga kumikita si company. But for now, some updates, tapanta.com.ph, sinisecure na lang natin yung license natin para i-up natin siya 100%. So I want all the leaders na prepare your groups, okay, for the launching of tapanta.com.ph. And meron kaming isang i-release din at the same time, the same services as coins.ph, na regulated talaga ni Central Bank para hindi na ma-delays whatever transactions na meron tayo. So again, humihingi kami ng kaunting pasensya. But then again, we will already release roughly 16, more than 16 million payouts. Hindi lang lahat na batuhan talaga for some reasons na nauna talaga yung mga leaders na nakakausap namin. But then again, within the week, marilis na yung pera natin from Coins.ph going to our bank. Mag-withdraw tayo paunti-unti and then bibigay namin sa mga leaders. Sila na po bahala. Minimize lang natin yung mga, syempre may mga complaints, may mga reklamo talaga. Then I would suggest, do not worry, hindi mawawala ang pinaghirapan nyo. Makukuha at makukuha nyo yan. Leaders, kayo nang bahalang kumausap doon sa mga ating members na hindi talaga pa masyadong nakita yung namaliwanag yung pictures. So they will execute the payouts and then observe muna kayo. Pag naging smooth si company, saka na lang kayo bumalik. But as leaders, other members, alam nila kung ano talaga yung direction. Hindi ito yung tipong pocho-pocho lang na company na ano. We want, guys, everything will be documented. Kaya nga, dapat fill up nyo yung KYC nyo kasi requirement niyan sa banko. Okay? With all our legal teams naman, ginag-guide tayo every step of the way na maging maayos lahat. So, walang dapat ikaw-worry kasi walang problema si Kampan. There are only challenges. Anticipated namin na lalaking, pero yung time frame masyadong mabilis. So, on top kami sa aming roadmap, sa timetable. Pero sobrang overwhelming yung pagdami ng pagtangkilik ng tao sa atin. So for now guys, gusto ko lang i-assure ang lahat, kami na mismo, lahat ng pinaghirapan nyo, makukuha nyo. That's 100% may pera si company pang payout. Sa mga kung ano mang negativities outside, wala naman akong pakialam. We just mind. Let's mind our own business. Ganun talaga eh. May maraming critics, may maraming ganito. But bottom line, we're doing good. Okay ang company. Alam natin kung ano ginagawa natin. Hindi tayo na nga hype, hindi tayo yung tipong company na may pumasok lang, ginagawa kung ano-anong kwento, storylines, whatever. Alam natin the real story behind. So, yun lang naman guys so far. Gusto ko lang magbigay sa inyo ng assurance. At the same time, kapit lang. Keep going, keep going. Yung mga leaders na to, nandiyan kami to help you guys. Nandito na tayo, nasimulan na natin.
well, there's no reason kung bakit kami ay hindi tutulong sa inyo. All the way guys, nakita nyo naman, ayan, nakaharap kami. This is an online business, alam din namin kung ano yung nafe-feel ng karamihan. So, hindi kami susuko kung ano man yung challenges. We don't have any problems, company. Only some challenges. Sa mga kakapit, well, I assure you guys, sa mga, ano talaga, medyo nangangapapas, dyan lang muna kayo, stay put lang, rest assured, makukuha nyo talaga kung ano yung pinaghirapan nyo. Congratulations guys sa lahat, and hopefully, makita namin kayo next year sa kung anong development man na meron pa tayo. Nandyan siya lahat, nakalatag. Ayaw lang namin siyang 100% lay down for some reasons na we're not allowed to disclose everything as advised by our legal counsel. So, yun lang muna guys for now. Kung ano man yung questions nyo, wag na muna mag-PM sa amin kasi sa sobrang dami. Gusto rin namin guys makafocus sa direction natin. Mga leaders natin, proper channeling lang tayo para mas makatuto kami sa ginagawa namin sa back-end guys. Again, hindi ko muna pinapansin, hindi na muna namin pinapansin yung negativities kasi that's normal. With our growing, fast-growing business, I understand how it feels, lalo na yung mga first-timers, hindi nakakapag-complete ng clickings. May ginagawa kami dyan. Yung mga hindi pa nakaka-receive ng payouts, lalo kung first payouts, may ginagawa kami dyan. Yung mga napo-frustrate, nag-open ng banko, may ginagawa kami dyan. Alam namin ang problem, tinotroubleshoot namin lahat, ginagawa ng paraan. Hindi kami nakatunga nga lang, na ganito ganyan. Seryosong seryoso kami sa ginagawa namin guys. Kasi, we're just starting. Kung alam nyo lang kung ano yung tinitingnan nating bullseye as the company grows. So, guys, kapit lang. And one more thing pala, regarding dun sa mga concerns nyo and problems, huwag nyo lang masyadong palakihin pa or masyado kayong mag-ingay sa kung anuman. Ibibigay, makukuha nyo naman yan. Kung sweldo nga, nakakapag-antay tayo ng 15 days, 30 days. Technically, ilang days pa lang naman talaga tayong delays. Okay, for some reason na alam nyo naman. Okay, so yun lang. I'm giving you an assurance na lahat ng pinaghirapan nyo, makukuha nyo. Technical side, lahat ginagawa namin. More updates manggagaling na sa leaders, lalo yung mga ibang updates na hindi pwedeng i-live or i-ano sa Facebook for some reasons na kailangan namin siyang itago, yung pinaka main ingredient ng company. So yun lang muna guys, and a lifelong more power.